Magandang balita naman po tayo mga ka-RSP dahil bumaba ng 4 na piso ang kada kilo ng asukal. At pati ang presyo ng itlog sa merkado, bumaba na rin. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Isang taka lang ng asukal ang inilalagay noon sa tindang halo-halo ni Jefferson. Pero nang mapansin ang pagbaba ng presyo ng asukal. Kahit magpadagdag sila ng asukal, ibibigay naman po namin. Ang 1 quart po kasi 26. Tapos biglang bumaba po siya ng 2 pesos. Naging 24 pesos na lang ang 1 quart. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, bumaba sa 4 na piso ang per kilo ng puting asukal. 86 pesos ang pinakamura habang 110 pesos ang pinakamahal. Pero sabi ni Len na nagtitinda ng banana queue. Ma'am, tingin ko hindi pa po yun sapat kasi sa sobrang mahal din po talaga ng mga bilihin ngayon. Para mas maging maayos yung magiging income. Kaya ang pamahalaan, nag-iisip na ng ibang paraan para maipatupad ang mas murang presyo ng asukal. Sabi ng Sugar Regulatory Administration, hindi makatwiran ang higit 90 pesos na per kilo ng asukal sa mga palengke. Kaya itinutulak ng tanggapan na patawan ng refined white sugar ng 85 pesos na suggested retail price. Nung benta sila ng 90 sa 70 na farm gate, so meron silang 20 na margin. Sa ngayon po, 90 pa rin sila, 60 na lang yung farm gate. So yung profit margin lang po ng wholesaler, retailer, or trader po, yung tumataas. Yung sa farmer naman po, bumaba. So yun yung nakakagulat po, and that's the part that we want to fix. Para maging abot kaya pang presyo ng asukal, bukod sa mga kadiwa store at palengke, ibibenta na rin sa mga supermarket ang tig 70 pesos na nakumpiskang smuggled na asukal. Mas accessible po siya. Malaki-laki din po yung volume natin kasi. And as we continue to apprehend more smuggled sugar, this will grow. So we need to grow naman po this, the selling side po, yung distribution network ng kadiwa. Sa ngayon, 4,000 metriko toneladang smuggled na asukal ang ibibenta sa merkado. Marami rin ang supply ng itlog, kaya mula 8 pesos noong Marso, bumaba na sa 6 na piso ang presyo ng medium size. Good news ito para sa mga mamimili na bugbog na sa mahal na presyo ng pagkain. Pero umaaray naman ang Philippine Egg Board Association. Malaki na lulugi ng mga layer farmers ngayon. Kasi nga, ang taas ng cost of production mo, ang mura lang binibili ng produkto mo. Humahanap na ng paraan ang DA para matulungan ang mga egg producer. Tinutulungan na rin po natin sila maghanap ng merkado, mga institutional buyers na mas makakapili po ng magandang presyo mula sa kanila. Clazel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.